Read it. Well. Web. Wagon. The other one. Should I do this? Here. What's this? One. Wing. What's this? This one. Wing. What? Window. Window. Which? Warriors. What? Warriors. I said wing. Wall. Wet. Water. Wind. Oh, what is this? Read this. Say www. Picture. Oh, you just have to say it. No, you can't do anything. I cannot do anything. Please. Yes. What was that? Maleta. Very good. Daddy, the young teacher. Okay, next. What's this? I want to brush my teeth, Mom. Mahirapan Mom. Si Epi sa Filipino. Mahirapan lang siya magsalita. Okay, next. Oh, ay magbasa, okay. Pero alam niya yung mga sagot. Oh, the match. The same. Where is this one? Where is it? Show it to me. Okay, well, what's the letter? That's it. Okay. Read it. Ma-ai-fe. Marife. Marife. Mami, mami, mami fe. Okay, well, next. What's this? Where is it here? Them. Okay, then. Oh. I want my toothbrush. Good. Bakit daw sila? Ito naman si toothbrush. I want toothbrush. Okay. Can you read that after? I'll read it. Very good. Enjoy ka na naman dyan. Enjoy ka na naman dyan. Kasi yakap ka ni mami. Ah, andungis mo na naman. Kasi kumain ka ng buto. Ako na naman ang pagtitripan mo. Alright. Ouch. Natatali na yung buhok niya. Show your hair. Natatali na yung hair ni Rosie. Tomorrow shower si Rosie. Ligo na. Sleep ka na, sleep. Sleep na. Sleep na. Sleep na si Rosie. Aww, cute. Say bye. Good evening, guys. Attend muna ako ng ano ngayon, ng eulogy ng isang brother in Christ namin na umuwi na kay Lord. Medyo nakakalungkot kasi meron nga siyang naiwan na may bahay at dalawang anak. Pero ganun talaga, pag inawag ka na ni Lord para umuwi na, kailangan maging masaya na lang tayo. Hindi ko alam sasabihin ko pag mga ganitong bagay, di ba nakakalungkot? Pero kailangan maging masaya dahil nakauwi na siya. Yes, nakauwi na siya kay Lord. At no more pain na din. No more pain. Parang, ano, mabalik kasi sa akin yung nangyari din sa kasin ko. Ang hirap pag may umaalis. So, ganun talaga ang buhay. Pag tinawag ka na,
wala na tayong magagawa. Kailangan natin umuwi. Pero kailangan, pag umuwi tayo, siguraduhin natin marami tayong nagawang mabuti. Hindi lang mabuti. Kung hindi, na-share natin si Jesus sa ibang tao. Yun. Ayoko, naiiyak ako. Pero, ayun. Mamaya na lang ulit. Nagsiset up muna ako ng Zoom. Kasi, sa Zoom yung, via Zoom lang yung Yology. 8 yata. Hindi 8, 8:30 mag-uumpisa. Depende sa availability yata ni Pastor. So, ayun guys. Mamaya na lang ulit. Hello guys. Ayun, past 12 na natapos yung Yology ni Brother Mike. Nag-start siya ng 8 and then natapos siya ng past 12 niya. Si Pastor Bong yung nag-conduct ng Yology. Ayun, nakakatuwa na marami siyang na-touch na buhay, marami siyang nadala kay Lord at yun naman ang dapat na maging achievement natin sa buhay, yung marami tayong nadalang brothers and sisters kay Lord, di ba? Para pag tayo ay haharap na sa Kanya at tinanong tayo kung anong ginawa natin, ay meron tayong maisasagot. At guilty po ako doon dahil hindi ko nagagampanan yung dapat gampanan ko as a Christian. Kasi yung hindi ako ganun. Hindi naman ako. Iniisip ko kasi lagi yung ako na Lord, parang hindi ko kaya kasi nahihiya ako. Yung ganun. Pero dapat hindi ko iniisip yun. Dapat iniisip ko si Jesus na ma-share sa iba. Na para pag marapin ako, may maisasagot ako. At maririnig ko yung sasabihin niya sa akin na well done, my good and faithful servant. Ayun, nakakatuwa kasi nga maraming nagmamahal sa kanya at maraming nagmamahal sa mga naiwan niya kay Sis Lise at sa mga anak na mga anak niya na si Shiloh at si Chico. Yun. May mga taong gagabay at titingin din sa kanila. So, hindi nila mararamdaman na mag-iisa sila sa buhay o nawalan sila ng mahal sa buhay kasi maraming nagmamahal sa kanila. Ay, nakakalungkot man pero nakakatuwa din kasi nakauwi na siya. Natapos na niya yung karera niya dito sa mundo. Nakapagpahinga na siya. Nakapagpahinga na siya and he already finished the race. Samantalang tayo, andito pa at nakikibaka pa sa mga nangyayari sa ating paligid, di ba? So, ayun, maraming realization ako na kagabi at nung mga past days na nakikita kong nagpo-post si Sis Mise sa Facebook yung mga pag-uusap nila ni Brother Mike na sabi niya dun sa may bahay niya na mas mahal sila ni Lord kaysa sa kanya. Parang big realization din sa akin kasi ako minsan as a nanay, di ba? Pag na naiisip ko yung maiiwan ko yung mga anak ko. Hindi ko kaya. Kasi gusto ko silang makita lumaki pa. Makasama. Na magkaroon sila ng memory sa akin. Yun yung sabi ko kay dad. Tapos na-realize ko lang na oo nga mahal ko yung mga anak ko pero mas mahal sila ng Lord. May mga bagay na hindi kaya na gawin ang pagmamahal ko na kayang-kaya ni Lord gawin para sa kanya. Hindi ako dapat mag-alala na pag nawala ako, anong mangyayari sa kanila kasi hindi sila pababayaan. So, isa yun. Tapos si Daddy, natanong din yan na, matanong pa rin yun, habang nanonood ako ng Yology na, ako kaya, Lord, pag nawala ako, ano kayang, sasabihin nila, ano kaya yung masishare nila tungkol sa akin?
same din sa thoughts ni Dad kung biology siya, ano kaya sasabihin ng mga taong aaten tungkol sa kanya. Pero yun, habang wala pa ako dun sa ganon sitwasyon, dapat ngayon ma-share ko na si Jesus. Hindi ko dapat iniisip yung sarili ko. Kailangan si Jesus ang isipin ko na ma-share ko siya sa ibang tao. Para pag nawala ako, sabihan nila ko ni Lord ng well done, my good and faithful servant. At makasama ko siya sa heaven. Ngayon, nakakaiyak. I'm still a work in progress. Marami pa rin naman talaga akong pagkukulang. Hindi lang isang Christian. At sinisikap ko pa rin din na maging sinless, endless, endless every day. Marami pa talaga. Work in progress pa talaga. At ayun, sana magkaroon ako ng courage na facilitate man lang kahit sa online dyan sa mga friends ko na ma-share ko si Jesus sa kanila. So ayun, thank you guys sa inyong time, thank you for watching, and sana in the near future magkatagpo-tagpo tayo at pag-usapan natin si Jesus sa buhay natin. So, ayun lang. Have a blessed weekend and stay safe. God bless.